Ngayong araw ay gagawa tayo ng branch circuit na tawag na lighting outlet. Bali, nakapanibago dahil tahimik na yun. Halos isang taon na rin na walang estudyante na papapasok dahil bawal pa rin ang face-to-face classes. Kaya gagawa tayo ng video para sa kanila. Baka gusto niyo rin matuto, give me your short time para ma-impart ko rin ang knowledge and skill para sa inyo, no? Hindi lamang sa ating estudyante at para rin sa may mga gusto. Give me your short time. Okay po sila tayo. Ang gagawin natin ngayon ay ang lighting outlet, no? Tatlong ilaw. Lamp number 1, lamp number 2, lamp number 3. Okay, ang lamp number 1 ay ikabit natin sa 1-gang switch, itong 1-gang. At ang lamp number 2 and 3, kabit natin sa 2-gang switch. No? Itong lamp number 2 and lamp number 3. Okay, napakasimple lamang ating gawin. Bago natin mag-proceed sa actual, ay kailangan natin muna matuto sa block and schematic diagram. Okay, bago mag-proceed, ay tinamunan natin ating mga Ano ibig sabihin ng mga symbols? Para kita mo ito, ibig sabihin ay wires connected. At kapag ito naman kita naman ay wires not connected. Sa lighting outlet, ang wires na ginagamit according to the Philippine Electrical Code and National Electrical Code, ang standard ay 2.0 mm, no? Or American Gauge number 14. At ang breaker naman ni kapitan ay 15 amperes, no? Okay, bawa ito atin panel box. Line 1 and line number 2. Okay, dahil ito atin lighting outlet, branch circuit, kuha tayo dito ng ating power, no? Okay, line 1 and 2. Ang line 1 mo ay simple lang. Punta yan sa ilaw o sa incandescent lamp. At yung pangalawa ay pupunta sa switch sa off position. Okay, at ang pangalawang wire ay pupunta yan sa isang terminal ng switch. Pag nakita mo, may apat na terminal. Kahit saan ito, isa, dalawa. No? DPD na sa dalawa ni pwede yan. Dapat kabilaan. Dapat yung common line mo ay sa naka-off position. Okay, itong off, itong on position. Okay, ibig sabihin ay kumplito na ang lamp number 1. Pupunta tayo sa lamp number 2. Okay, kuha tayo ng power. Ito, ipatan natin sa kabila. Okay, simple na rin. Ang gawin, pupunta yan sa lamp number 2. Okay, pababa. At ang isang line ay pupunta sa common terminal. Ano ba ang common terminal? Ito. Okay, dahil dalawang switch dito, para ma-minimize natin ang number of wires, hindi natin kailangan na lagyan natin ng apat na wires, tatlo na wire natin kailangan. Pero may jumper dito, no? Okay, sa actual, ito ay ang nangyari dito. Connected ang switch number 2 sa switch number 3. Okay. Ang linya mula sa lamp number 2, pupunta yan sa switch number 2. At dahil ito ating common line, pwede tayo mag-tap dito ng wire, pupunta sa lamp number 3 para makaminimize ng wire. At saka pupunta sa switch number 3. Ganun lang kasimple, no? Okay, bago tayo pumunta sa actual ay may mga basic tools tayo na kailangan para doon lumaya. Okay, we have the BOM or volt ohm milliammeter, wire stripper, okay, crosshead or Phillips screwdriver, long nose pliers, we have the flathead, okay, utility knife. Okay, proceed na tayo dito sa actual, no? Ating wiring board, electrical wiring board, no? Okay, sa black diagram na ito, ang line 1 and line
line number 2, no? Ito naman, dalawang wire ay pupunta sa switch. Kinabit ko na para mabilis. Okay, isang wire dito sa terminal at pangalawang wire dito sa terminal. Okay, gawin natin ay kunin natin yung dalawang wire pupunta sa ilaw. No? Pangalawang wire naman ay pupunta sa opposition ng switch. Ito. Okay, at ang pangatlong wire ay pupunta yan sa switch natin, no? Sa one gang terminal. Ayos na yung ating lamp number 1. Ngayon ay gagawin natin ay pupunta tayo sa lamp number 2 and 3. Since this is our common line 2, itap natin itong isang wire. Okay, isa naman dito sa line number 2. Tapang natin. Okay na itong box na ito. Punta tayo sa box number 2. Dahil ito ating line 1 and line number 2, pupunta yan sa common line. No? Common line ito. Common line. Okay, isa naman ay sa common line. Kabit ko na black na wire ang ginamit ko para daling makita na siya ay common line. No? Ito. Kung makikita ninyo, black wire. Punta yan sa line number 2. Okay, ang switch number 2 naman, okay, ito siya. Switch number 3. Tatlong naman wire. Kitang-kita. No? Tatlong wire. Okay, ayos na siya. Higpitan na tira natin, ihipid na natin ang ating koneksyon para hindi masama tingnan. No? Kailangan pag actual ay kailangan mahipid tingnan yung ating koneksyon sa box. Hindi na kailangan ito takpan dahil pang demonstration ito. Kaya i-sikretan natin ang mga terminals, no? Okay, ito naman ang common line sa itaas. Okay, ganun lang kabilis ang pag-connect ng 1 gang and 2 gangs. Paano malaman na tama ang iyong ginawa, no? Sa pagitan ng BOM, okay, pwede natin ito i-test, no? At sa dito sa isang terminal, no? Terminal 1 and terminal number 2. Switch ang ating BOM sa ohmmeter. Okay. Kapag may reading siya mga 60 ohms, ibig sabihin ay tama ang iyong koneksyon. Pag 0 ang reading, shorted ang iyong ginawa, no? Ano na kasimple. Okay. Test natin ito ating circuit breaker o panel board. Ito ating main line. Okay, 15 amperes para sa lighting outlet. Ang 30 amperes para sa SPO, no? Sa mga aircon. At ang 20 amperes para naman sa
maliliit na appliances gaya ng mga TV, stereo, maliliit lang 20 amperes, no? Ang ginamit ng wire ay number 12 American wire gauge. Dito ay number 14. Okay, tingnan natin kung ayos ating ginawa, no? Okay, ngayon natin ay switch natin na switch number 1. Okay, may reading siya. More or less mga 30 amperes, 30 ohms, no? Ito naman sa lamp number 2. Okay, meron sa reading. Huwag lamang 0, no? Pag 0, sure na ating ginawa. Okay, ganoon din sa lamp number 3. Okay, nakwal, ignite natin. Okay, sa aming school, meron tayong ginawa na lamp, no? Para mabilis ang magawa, no? Okay, para na rin magpag-ignite ng ating wiring connection. Kapitan dito. Laya ng punti, baka magkadikitan, magkaroon ng short circuit. Okay, plug in natin sa ating CO. Okay, subukan natin kung tama ating ginawa. Lamp number 1. Okay, ayos siya. Lamp number 2. Okay, milaw. And lamp number 3. Okay, ganun lang kasimple ang paggawa ng lighting outlet, no? Sa pamamagitan ng pag-control ng 1 gang, 2 gangs. Meron itong 3 gangs, no? Ibig sabihin, pili ito, lagyan pa ng another 2 switches para maging 3 gangs siya. Pero ang ating design ay 1 gang and 2 gangs, no? Okay, maraming salamat. Sana ay may natutunan kamo kayo sa aking channel. Okay, maraming salamat sa pag-like at see you sa next videos. Once again, goodbye and thank you.